Nagbabala po ang Eco Waste Coalition sa publiko laban sa pagbili ng mga imported na kandila na may mataas daw na lead content. Panawagan ng grupo sa FDA o ang Food and Drug Administration, ipagbawal na ang lead sa mitsa ng mga kandila. My report, si Tina Panganiban Perez. Bahagi na ng undas ang pagdarasal at pagtitirik ng kandila para sa mga yumao. Pero babala ng Eco Waste Coalition, mag-ingat dahil baka ang sinisindihan yung kandila, laso ng dala sa inyong katawan. Ilan sa mga kandila na ating na-discovery ay nagtataglay o gumagamit yung mga manufacturers nito ng mga tinatawag na lead wire. 20 imported na kandila ang pinasuri ng Eco Waste Coalition. Lumabas na mahigit 207,000 parts per million ang lead content ng 20 kandila. Napakataas dahil 600 parts per million lang ang itinakdang limit ng U.S. Consumer Product Safety Commission para sa mga kandilang may mitsang lead. Gayunpaman, idiniin ng Eco Waste Coalition na walang ligtas na level ng lead sa katawan ng tao. Ang lead ay nakakaapekto sa utak. Maiiwasan naman ng lead poisoning galing sa mga kandila. Teno, may maitim na kulay o bahagi dito sa mitsa na ito. Ito yung lead wire na sinasabi, no? Kaya kung mapapansin niyo, talagang diretsong diretso siya. Kumpara ito dito sa walang lead wire, so talagang ano lang siya, no? Kumbaga malambot yung mitsa niya. Sasalitin lang natin yung mitsa kung ito ba ay merong wire na nandun sa loob o di kaya ay talagang cotton lang talaga siya. Ang isang imported na kandilang may lead na mitsa tulad nito ay nagkakahalaga ng mahigit 100 pesos. Ang isang supot naman ng apat na malalaking local na kandilang walang lead na mitsa ay mahigit 33 pesos lang. Panawagan ng Eco Waste Coalition sa Food and Drug Administration, ipagbawal na ang lead sa mitsa ng mga kandila. 2013 pa lang, naglabas ng advisory ang FDA na pagtutuunan nito ng pansin ang kaligtasan ng mga kandila. Kasama na ang mitsa, wax, pabango at kulay na ginagamit sa mga ito. Ayon sa FDA, ang mga kandilang gumagamit ng mitsang cotton, hemp at walang metal ay ligtas at malinis pag sinindihan. Dapat maberipika kasi ano yan eh, hindi safe sa ating health, sa health ng mga tao. Dapat siguro hindi mahawakan ng mga bata at lalo na sa undas, pinaglalaruan nila yung wax. At kung minsan yan yung mga mumurahin, basta napakamura, siguro dapat matakot din tayo at mag-ingat. So very important yung maging napalori tayo. Tina Panganiban Perez, GMA News.